welcome back to our channel. Sa inyo, pinakikita nyo, iba yung background. No? Kasi, nasa hospital kami. Ayan, na-confine si Chloe. Pati may ano muna. Ayan. Naka-dextra siya. Pero, uwi na rin kami. Na-confine kami for 2 days. So, ang nangyari kasi, nilagdat siya start ng December 15 ng gabi. Tuloy-tuloy, aakyat, tapos mag-normal yung ano niya, yung temp. Sakit na naman, nagpipik na naman, mga 39, ganun, 39.8, ganun. Tapos sa gabi siya, sobrang taas. Sa gabi. Tapos nung nagpa-labs, sabi niya, ay, hindi okay lang. So, nung nagpa-labs kami, so sinabi ko na sa pwede nga, sabi ni pwede nga magpa-laboratory. Kasi busy with PC. Tapos, nung busy PC, ang result is mababa yung WBC niya, mababa yung neutrophils, yun. Tapos yung platelet niya, ano, borderline na. Sa, kung yung normal is 150 to 180, parang ganun. Sa kanya na at sa 150. So, ang suspected nung pedia niya is dengue. Tapos, nag-second opinion ako sa kilala kong pedia. Ayan. So, dengue din yung suspected. Ano niya? Yung hinala niya. So, ano ba? Tapos, sabi nung pedia niya is magpa-confine para din ma-hydrate. So, syempre, nag-panic na ako noon. Na December 19. Ano yun ah? Huwag mo itapon. Wala na. Ano ba eh? Mayroon pa tayong segue yun. Hold mo muna. And then, so nag-search na kami ng hospital. Yung, syempre yung ano lang, mura lang. So, ang nakita namin dito sa May St. Clair. So, muna kami nung 19. Tapos, inano siya, dinengge, duo test siya. So, nag-positive lahat. Positive siya sa dengue, positive siya sa IgG, IgM. So, ayun. Tapos, bago pa siya i-test na, pinapahydrate na siya. Kaso, may dalawang tunog na siya sa kamay. Wala pa. So, ayun. Dalawang tunog siya sa kamay. Wala, hindi siya malagyan ng swero. So, nung lumabas yung result noon, lahat yung positive. Sabi niya, ma'am, good news, ganun-ganun pa siya yung doctor na. Meron siya antibodies, ganun-ganun. Sabi niya, ano po, papa-admit niya na ba? Or, uwi muna kayo, uwi. Or, sabi ko, uwi muna po kami, ganun-ganun. Tapos binigyan siya ng gamot. May zinc siya, may anaferin. Anaferin parang IgA siya. Tapos yun, ano na kami naka-weras dose eh. Dali-dali ako nagpunta sa mga mercury, kung saan mayroong anaferon. Tapos, December 20, just wala siya nagdatungan, wala siya nagdatungan. December 20, gagpasa lang. For repeat CBC kami. So, naghanda na ako ng gamit namin and everything. Pumunta na kami dito ng December 20. Tapos, yung result is, mas bumaba yung platelet niya. So, talagang need na siyang i-confine. Kasi from 150, nag-110. So, ayan, admit na kami. Sineruhan na siya. Iyak siya ng iyak talaga. Tapos kasi, kaya siya iyak kasi, ginapos siya. As in, ginapos talaga siya buong katawan. Yes, nak, right? Tapos, ano siya, kinabukasan. CBC kami, mas bumaba pa kahapon. Mas bumaba pa 84. So, ayan, talaga, ano kami, yung hugo, yung sinasabi niya ng quail egg, yung tawa-tawa. Nag-hydrate kami, pedialyte, nopo, pukari sweat, lahat na, gatas, tubig. Yes, may glowy. Tapos meron niya siyang swero, ayan. So ayun, so ngayon, ang ano niya na, kinuha niya siya umaga ng dugo, nag-127, so ang laki ng inakyat. Sabi kasi nung pwede niya kahapon, ano, if mag-100 yung since ka 84 kahapon, sabi niya, kung mag-100 pa, uwiin ko na kayo.
ayun nga, 127. So, ayan, for discharge na kami. Inantay na lang namin yung mga papel-papel. Say hi na! Hi! Hello po, I'm okay. Say thank you to all my prayer warriors! Anak, huwag mong ganun yung baka bigla akong ano, bumulwak yung dugo dyan sa paa. Say thank you to my prayer warriors. Tapos pala nung ano, nung 19 ng gabi, nung umuwi kami, ang dami niya talagang rashes sa mukha, as in ang dami. Tapos nung 20 ng umaga, bago kami bumunta rito, sa pati likod niya ang dami na ring rashes. So ayun, talagang natakot din talaga ako. So sabi nga nung pedya niya, na kapag daw nag-positive ang IgM, ibig sabihin nun, may previous ka ng dengue case, dengue infection. Mga nakaraang lagnat, tapos sabi ko, hala, nung ano, August, nilagnat siya, di ba? If maalala niyo sa vlogs ko. Nilagnat siya noon, nagta-39 din siya, 38.8, ng ilang araw, 3 days. So yun, may dengue infection na siya nung, nagkaroon na siya ng virus dengue infection nung panahon na yun, na hindi na resolve, hindi na ano. So bumalik, parang nakagat ulit siya ng lamok, malamang. This time, ano na siya. So, ang kanyang ano is dengue fever with warning signs. Ayan. Pinakagat niyo pa ang anak. Gutom ka na. Gutom na yung baby. Say hi! Hi! I'm okay na po. Pataas na po ang platelet ko. Sabi na naman ng pedya niya is kapag daw tumaas yung platelet, tuloy-tuloy na yung natataas. Lola will be here soon, anak. Papunta na rin din kasi si mama. So, hindi kami makalabas dahil para kung ano, para rin ako naka-confine. Dahil bago ka dito ma-confine, isa-swab ka. So, sinab si Chloe, sinab ako, antigen. So, si Chloe sa bibig, ako sa ilong. Tapos, kinabukasan, kahapon, sinab din ulit si Chloe yung RT-PCR, yung sa bibig tsaka sa ilong. So, ayun, negative naman kami. Negative kami. So, ang hirap guys, ma-confine yun kasi may mga ganyan-ganyan arte na. Kasi nga dahil dito sa pandemic na to. So, ang hirap din. Siyempre, pagod-pagod ka, ikaw lang mag-isa nagbabantay, lahat. Tapos nakaswero siya, hindi ka makaligo ng, hindi ka makagalaw ng ayos. So, yes. What do you want? We will be home soon. We will be home soon. We're just waiting for Lola. So, yun lang guys. Update na lang kita ulit po kayo later kapag nakalabas na kami dito. Not sick. Look at the camera na. So, ayan. Update ulit yun guys pag nakalabas na kami. Pag naka-uwi na kami. Alright, Bamba. Na-trauma na siya eh. Kapag may pampapasok na nurse dito, umiiyak na siya. Ay! Ay, bad yun eh. Aray ko. Aray, huwag mo ganun yun. No, anak! Shhh! So, guys, see you later!